Juan, kamusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video naman yung gagawin natin. And syempre naman, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Syempre kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingit tayong lahat. Okay, so yun na nga, panibagong video na naman for today. And syempre, sobrang na-excite tayo. Pero bago ko simulan ng lahat guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description, i-like nyo na yan, i-share nyo na rin, at mag-comment na rin kayo para sa mga susunod pa natin mga videos. Hindi ko alam kung nakatingin ba ako saan. Tama ko tingin ko. Well guys, bago ko simulan ng lahat guys, ayan, sana guys, masuportahan nyo, of course, ang lahat ng Team Kalingap. Syempre, ang ating pinakapinuno sa lahat, of course, Sir Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, of course, isa yan sa mga kailangan natin i-subscribe, Ruel of Malalag, of course, Rachel Morales Vlog, and lahat sa lahat ng buong Team Kalingap, supportahan nyo. And of course, ang ating mga core actors, sana masuportahan nyo rin ang kanilang mga YouTube channel na nilagay natin dyan sa may description. Okay. So, yun na nga. Grabe, alam nyo, makapag-react lang tayo. Alam nyo guys kung bakit dito na lang din ako nag-take ng video, nag-record. Kasi guys, for today, iba yung gagawin natin ng reaction video, which is yung interview ni Rab, kay Rachel at saka kay Ruel. So at least makakapag-comment tayo, makakapagbigay tayo ng opinion natin, makakapag-react tayo ng maayos. Kasi guys, kapag nag-shoot ako, i-edit ko pa siya tapos hindi ko siya ma-post ng maayos agad. Okay, so dito mas ma-absorb natin at mas makakapag-explain tayo ng maayos. And sobrang na-excite na ako kasi guys, this is our, I think, ito yung kauna-unahang interview sa kanilang dalawa together, which is talagang alam nyo, napaka-interesting nito. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi dito malalaman natin, di ba, kung gano'n na talaga. Alam niyo yun kung ano na talaga nagbago, 'di ba? Gano'n na sila ka-matured and how they answer the question, 'di ba? Kung paano nila hinandle after nung serye nila up to now, 'di ba? Tingnan natin kasi sobrang sikat na sila. Kaya sobrang na-excite na ako, okay? So panoorin na natin 'to and let's go. Tingnan natin 'to. Okay pa 'yan ganyan. Yung ngayon, insan, ano yung status niyo talaga ngayon ni Rachel? Close friends or talagang mag-ano na kayo? Girlfriend, boyfriend? Hoy! Ano yun? So 100%, ilang percent na si Ruel dyan sa puso mo? Oh my God! Naisipan nyo ba or dumating yung time na nakapag-isip din kayo na balak nyo nang umalis sa Kalingap? Grabe yung mga question ni Rab. Guys, eto ha tayong isang YouTube channel ni Rab. I-subscribe nyo na rin. Ilalagay ko dyan sa my description. Ayan, andito rin sina Dodong at si Rachelle. Sila ngayon ang nauna, oh. Yeah, delivered kami ngayon. Ayan. Kumusta naman kayo, ano? Kumusta naman ng Rochelle? Grabe, talagang ako sa totoo lang ay proud ako sa ano niyo sa achievement niyo dalawa. Grabe, talagang ano, may community na kayong solid, no? Sabi mo tuloy sa. Papasalamat lang din po ako kasi nga hindi po biro yung mga ginagawa namin ng mga pagtulong, no? Kaya po salamat po sa mga nasa likod po ng mga sumusuporta po sa amin, ng mga supporters namin. Kundi dahil din po sa inyo, wala din po kaming mga activities po. Wala po kaming mga feeding program, mga charity works na ginagawa. Kaya po, salamat po sa inyong lahat. And sana po, patuloy po natin supportahan po ang Team Kalingap. Unang-una po si Kuya Bale. Si Kalingap Rab, tsaka po mga kasamaan po natin mga vloggers. Huwag po natin silang kalimutan po na supportahan po. Bago nyo po kami supportahan. Yun. Oy, grabe, alam nyo, yung pag-greet ni Ruel, grabe, ba? Diba? Alam nyo, sobrang humble pa din, ba? Diba? Alam nyo, si Rab din, sobrang proud na proud talaga siya kay Ruel at Rachel. Totoo yun, sobrang ang laki na ng community nila. Bakit kay? Sobrang dami na talagang gumagawa ng community nila. Sobrang dami na, as in, sobrang daming supporters, napaka-solid pa, guys. Alam nyo yun, kaya dumadagsa rin ng mga bashers, ba? Diba? Pero alam nyo, si Rab, bakit, ba? Diba? He is very proud sa kung anumang achievement ng Rochelle. Bakit guys? Sa kanya nang galing eh. At the same time guys, alam nyo,
sa totoo lang, dapat maging masaya tayo sa kung anong na-achieve ng ibang tao, di ba? Imbis na i-bash natin, maging happy tayo para sa kanila, di ba? Tuloy natin! Talagang bilib ako sa dalawang ito. Talagang ang dami nilang supporters. Kaya andito, sasamantayin na natin. Total sila yung nauna dito. Kumusayin natin sila, mga Kalingaw. Kasi nung nakaraan, nabitin tayo kasi busy sila eh. Nabitin tayo sa pag-interview sa couple. Power couple ng Kalingap. Couple agad ng Kalingap. Oy, Robby, nubuking! Ang Katrin at Daniel Padilla. Dami nga ang ng Kalingap. Ayan. So, kumusta naman, Rachel? Paano mo napagsasabay yung pag-aaral mo at pag-vlog? And syempre, si Dodong. Ano po, ano magsasabay, ha? After ko po sa school, after ko po magaling sa school, nadiretso po kami, hanap kami na matutulungan. Wow! Ang galing, no? Oh, nakikita ko nga, nakaangkas ka sa kanya, no? Talagang, ano, di ka rin yung tipo ng babae na maarte kahit mainitan. Ayos lang po. Ayos, ayos sanay yun sa'yo. Sanay naman mainitan. Ngayon nga po, napaligo kami sa mainit pa. At yung balat namin, totong natutumpa, guys. Pero Rachel, matanong lang kita, no? Siyempre, before, di ka pa... Uy, teka lang, ha. Guys, eh, alam nyo, sa lahat ng nangbabash, okay, at sa lahat ng may ma-question, okay, eto, ang pinakamagandang panoorin yung video. Why, guys? Okay, kasi dito, yung mga tinatanong ni Rob, isagot na rin yun para sa mga bashers, okay? Like ito, diba? Ano bang pinagkakabalahan ni Rachel? Okay, bakit hindi siya nakakasama sa iba at sa ibang grupo? Okay, tingnan nyo, anong sagot ni Rachel? Diba? After school po, naghahanap po kami ng matutulungan. Guys, kung iyan, ay alam nyo, diba? Estudyante yan. Okay, alam nyo, kapag estudyante yan, ang after ng school, alam nyo yan, getting out with their friends, diba? Parang mag-get together sila, diba? After school, alam nyo yun, kakain sa labas. Pero si Rachel, guys, ang ginagawa niya, tumutulong siya sa ibang tao, diba? So, alam nyo, yung mga tanong nyo, ayan, ayun na yung mga sagot. Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, guys, never judge the person kasi hindi nga natin alam kung ano yung ginagawa nila at pinagdadaanan nila, diba? So, ito na yung mga sagot, diba? Okay, panoorin nyo to, okay? Nakikilala ng Kalingap, hindi pa public yung buhay mo, ano? Ngayon, grabe yung pagbabago. Biglang sa di ka kilala, ngayon kilala ka na. Ngayon, masaya ka naman sa ganitong sitwasyon mo ngayon. Oo naman po, masaya naman po ako. Kahit hindi po kami nakikilala noon, masaya man din po. Oo, masaya ka naman. Normal lang din. Pero kung tatanungin kita, kailangan mas masaya noon o ngayon? Kailangan po ako. Parang paras lang naman po. Paras lang? Paras lang. Ibig sabihin kahit di mo pa nakikilala si Dodong noon, tapos ngayon, same lang. Grabe na. Masasaya. Pero masasaya na yun siya. Kasi dyan na si Insan Rael. Totoo lang talaga. Si Delilo. Grabe ha, baka push. Gusto ko yung ganyan, alam nyo. Gusto ko yung pag-interview ni Rab kasi bakit baka push na yun. Diba? Yung tipong, hoy, tawag dito, alin yung mas masaya, yung dati o yung ngayon? Sagot ni Rachel. pareho lang. Ibig sabihin, hoy! Grabe, no? Syempre, alam nyo, yung sagot ni Rachel up to now, diba? She's being humble pa rin kahit na alam nyo yon yung dati o ngayon. Normal lang eh. Sabi ko nga, kung galing ka sa hirap at babalik ka sa hirap, kung ano man yung na-experience mo before, pag bumalik ka doon, okay lang kasi na-experience mo na. Ang hirap kasi nang galing ka sa doon sa alam niyo yun, sa talagang kataas-taasan, hindi ka nang galing sa baba, nang galing ka kagad sa taas. Kapag bumagsak ka, ang hirap niyan. Ang hirap niyang umahon ulit. Kasi hindi mo pa na-experience yung nasa baba, kaya mahirapan kang pataas. Pero kung galing ka na sa baba, tapos umakyat ka, tapos bumagsak ka ulit, okay lang. Kasi you experienced that before, di ba? Alam niyo yun. Tuloy natin. Mayroon ako sa mga achievements mo. And napagsasabay mo talaga yung pag-aaral with honor ka pa rin kahit, di ba, nung kasagsagan nung Rochelle, di ba, na Kalingap serye. Ano ka pa rin, consistent with honor ka pa rin. Talino yan eh. Ano naman yung nilook forward mo sa iyong YouTube channel? Ano yung plano mo? Anong
po na minsan. Ano yung plano mo sa channel? Pangarap mo bang maging ano, maging kagaya ng mga bigating YouTube channel o kahit ganito lang? Kahit ganto lang, kahit simple lang po yung kahit konti lang nanonood, okay lang. Diba? Parang libangan lang. Libangan lang talaga. Diba? Tsaka ano din, nang minsan kapag walang ginagawa or tapos na ako sa school, mahanap po kami ni Trixie nang matutulungan. So mas gusto mo rin, kumbaga gusto mo rin maging charity vlog talaga? Opo, para yung tinulong niyo po sa akin, maibalik ko sa ibang tao. Grabe, napakagaling naman ng sagot niyo ni Ray. Sagot? Grabe naman, Rachel. Oy! Alam niyo, totoo lang, totoo yan, diba? Kung ano yung ginawa sa'yo, ibalik mo sa kapwa mo, diba? Huwag mo lang gawin yung ano, huwag mo lang gawin yung mga masamang bagay para hindi bumalik sa'yo, diba? Ang gawin mo, kung ano yung ginawa sa'yo, ibalik mo sa ibang tao in a good way, diba? Which is yun yung pinaka-goal ni Rachel. Grabe, no? Sabi ko nga, at the age of 17, napaka-matured ng utak, diba? Just being humble, alam niya kung anong ginagawa niya, alam niya kung saan siya galing, diba? Willing to help other people, gusto niya ipa-experience yung na-experience niya ngayon, diba? Kasi sobrang dami talagang taong dapat matulungan sa totoo lang. Grabe! Nakakamarawad, baby girl! Tuloy natin! Rachel, Insan, ikaw naman Insan, ano yung napansin mo kay Rachel na pagbabago simula nung una mo siyang makilala compare sa ngayon? Ano ngayon, Insan? Medyo... ano na siya, yung mga ginagawa natin, mukhang na-influensyahan na siya. Kasi noon, tinatanong ko siya, nung hindi pa siya gumawa ng channel. Kung halimbawa kung magkaroon siya ng sariling channel, gusto niya bang maging charity vlogger? Sinabi niya hindi. kasi hindi ko pa alam kung saan ako. Hindi pa niya siguro na... Saka wala pa naman siya kailan sa... magaling. Mukhang feeling niya na di, yung... kung magiging charity vlogger ka talagang kailangan maraming pera, ganyan. Yun ang kanyang nasa isip siguro. Pero ngayon, mukhang nag-iba yung ano niya. Hindi ko naman, ay talagang, oo. Nung time, pwede ka rin makatulong. Oo, tama. Kahit simpleng ano lang, ayuda. Simpleng ayuda lang. Halimbawa, yung bago lang ginawa niya, galing school, umuwi siya ng, ano, lumabas siya ng school, tapos na yung school nila. Then dumiretso siya sa pagtulong, merong isang pulubi doon. Na binigyan niya ng pagkain sa simpleng ganyan lang na paggawa, 'di ba? Malaking impact na 'yun sa binigyan mo ng tulong. At syempre sa mga taong nanonood, mas ma-motivate silang magbigay sa mga ibang homeless people. Sa ano, sa puso. Oo, totoo. Yung makita mo yung tao na masaya dahil sa binigay mo simpleng effort, bigay mo lang ng pagkain. So, yun pala yung mga natutunan mo, na-realize mo nung sumama ka kay Robert. Kaya, napipil ko po si tatay nung binigyan ko siya. Ganon din po ako yung napipil ko, yung talagang hindi ko po in-expect na may ganon tao na tutulungan kami. Oy, alam niyo totoo yung sinasabi ni Rachel. Grabe, 'di ba? Ang sarap sa puso kapag tumutulong ka. Sir Well, sobrang matured magsalita. Guys, grabe, 'di ba? And he really appreciate yung mga effort na ginagawa ni Rachel after school. Grabe, no? Alam niyo, support each other sila, ganon. Kaya sobrang nagpapasalamat din po ako sa inyo. Ngayon, siguro mga ilang months na rin kayo magkakilala, 'di ba? Dumating ba sa point na parang nag-away kayo? Lang sobra, hindi pa naman. Hindi naman pa naman. Lagi pa kami magkasundo. Ayos yun. Ang galing, ano? Lagi kayo magkasundo. Kumbaga, kumusta yung ano nyo ngayon? Kumbaga, mas nakikilala nyo yung isa't isa. Ganun. Kasi, ano, if ever man na hindi naman yan, normal lang naman yan sa, halimbawa, sa amin. Or sa lahat ng tao, yung medyo misunderstanding. Yung partner, di ba? Oo. Talagang... hindi ako gagawa. Ay, talagang ano. Yeah, mascara! Alam nyo si Rachel, nakapareact talin siya. Partner, Rava, makapush. Alam nyo, bet ko yung mga question ni Rav. Kasi kung ako lang din ang magtatanong sa mga yan, ganyan din ang mga eksena lang tanong ko. Talagang ano, yung iniisip ko na kung patatagalin namin ito, mas mag-worse siya or mas lalaki yung ganoong away. Ano ba yung ano nyo ngayon, Insan? Ano yung status nyo talaga ngayon ni Rachel? Close friends or talagang mag-ano na kayo? Girlfriend, boyfriend? Ano pa, Insan? Kasi, halimbawa kung
parang ano lang talaga, sa ngayon, more than friends. More than friends pa. Oh my God! More than friends! Ayan, tinatabi. More than friends, andun na nga yun sa MU part eh, yung more than friends eh. Ibig sabihin, higit pa sa kaibigan yung turing. Ibig, hindi lang MU, mahal mo na yung isang tao kapag kaganan kapag more than friends. Iba na yun, hindi family or related or what. More than friends means, okay. Ay, bakit ganun ginigiling ako? Grabe, more than friends, iba na yun. Mahal mo na yung tao pagka more than friends na eh. Kasi, diba, guys, kapag friends kayo, at, oy, hindi ko alam mo anong sasabihin ko. Pero guys, kapag more than friends na kasi yun, diba, ibig sabihin, may feelings na kayo sa isa't isa, which is nahigitan nyo na yung friendship. Diba, means hindi na kayo pwede maging friend, unless lover lang talaga. Hoy, grabe! Yung sagot mo naman. Yung pinapakita ko sa kanina, talagang alam ko man in the end, mag-worth it naman siya. Yung mga ano ah, lakas mo kasi celebrity lang. Diba, yung mga effort na binibigay ko sa kanya, alam ko naman, at the end of the day is magiging worth it naman. Grabe naman this! So, sa amin ngayon, friends muna. And tungkol naman sa amin dalawa, wala nang ilangan. Comfortable na ako sa kanya. And then, basta po kung anong ginagawa ko sa kanya, talagang yung mga tayo ay yung mga ano bagay na ano siya, yung nabawa. Down. Oh, may problema siya. Tapos, ganun. Ano po, panatag na yung loob ko. Na, sabihin, mas panatag ka ngayon? Oo. Compared to share ko sa kanya yung mga problema. So, ano talaga, close friends, close ano, hindi lang basta nga, magkaibigan. Parang best friend, ganun. Best friend, pero siguro darating din yung araw na masasabi natin na sa tingin mo, mga kailan yun? Siguro, abangan na nila pag magiging ano na siya. Oh my God! Yung hirap pigilan! Alam nyo, bet na bet ko si Rabi. Bet na bet ko yung pag-push ni Rabi. Ganyan yung mga gusto kong ano, pagtanong. Rekta agad tayo, ganyan. Pero alam nyo, guys, look the way he answered the question si Rowel, di ba? Parang may gusto na siyang sabihin sa atin eh. Hindi niya lang masabi rekte eh. Pero di ba, parang na-express niya na yung feelings niya, the way niya sabihin yung mga words na lumalabas sa bibig niya. Ganon, di ba? Alam niyo na parang, eto na yun eh. Bakit hindi ko pa masabi? Kailan ka ba sasabihin? Grabe, sobrang nakakakilig. As in, ba? Ang mahalaga guys, nag-iintayan yung dalawa. Pero feeling ko hindi sila na eh. So, Rachel, sa tingin mo, kailan mo siya sasagutin? Kapag kapag tamang edad na. Tamang edad na. Oh my God! Nasa tamang edad na! Ibig sabihin, nag-iintay na lang sa tamang edad, pero sasagutin na, hoy! Pero hindi eh. Feeling ko sila na talaga eh. Wala nang tamang edad. Ama na! Sagutin mo na! Pero alam nyo guys, sa totoo lang, kahit hindi nila sabihin, nararamdaman ko, parang sila na talaga. Pero guys, yung mga nanggagaling sa kanila, gusto kong panghawakan yan. Isa yan sa mga proof na ano, na talagang kapag nandoon na sila sa right age, sila talaga eh. Kasi ina yun eh. Ina yun, di ba? Kay Rachel lang ang galing sabi niya. Kapag nasa tamang edad na, ibig sabihin, iniintay talaga ni Rol. Hoy, ang gulo! Tuloy natin! Pero ngayon, kasi ito tinanong ko rin kina Eric eh, sa 100%, di ba? Sa, sa 100%, ilang percent na si Rowell dyan sa puso mo? Nasa 95. Oh my God! May talagang isan, 5% na lang. Kaya nga. Hoy! Yung puso ko! Hindi na lang walang laman doon. Hampasin ko kaya itong laptop ko. Sila sabi ko, hampasin ko kaya. Ay, nangigigil ako sa inyo.
Hoy! 95%! Ginawa... Andun na tayo sa 95%. Guys, kapag lumabas ka ng 50%, ang lakas na ng chance mo eh. 95 pa kaya? Ay nako, lampas-lampas yan sa sure ball. Sinasabi ko, di ba kung sa 3 points, hindi lang 3 points yan, 100 points yan. Hoy! Grabe, ibig sabihin guys, yung communication nilang dalawa, yung pagiging comfortable nila sa isa't isa at the way silang mag-usap dalawa, sabi ko nga hindi natin alam. Pero guys, hindi natin din alam kung anong ginagawa ni Ruel off-cam kay Rachel, kung paano ba siya magbigay ng effort, kung paano niya ba ine-express yung feelings niya. Kasi iba guys sa kami, diba? Well, eto, sa on-cam naman, legit naman sila kung ano sila pinapakita nila. Pero guys, sa cam, nakikita natin na parang sobrang close na nila at sobrang comfortable na. Yung action, nakikita natin na alam natin sa sarili natin, sila ni, kasi the way sila mag-akin. What more pa kaya pag off-cam, hindi natin alam kung anong action ni Ruel. Diba? Kasi dito na sabi ni Rachel na nasa 95% na ibig sabihin yung effort na binibigay ni Ruel, lampas-lampas yan. Kasi 95 na yung nanggaling kay Rachel eh. Sobra naman. Nagigigil ako. Tuloy natin. 5% na lang. Sa tingin mo, Insan, ano pa yung kulang sa'yo para makuha mo yung 5%? Ano pa yung kulang sa'yo? Siyempre, ano, lahat naman ginagawa ko para sa kanya, hindi lang para sa kanya. Parang naglabas na sa manan loba. Parang naglabas na sa manan loba, no? Hindi man po. Siguro, siguro yung mga kailangan ko pa. Ano pa yung kaya sa tingin mo? Sa tingin ko, sa tingin ko, mukhang wala na ata. Ano na lang, panahon na lang. Panahon na lang? Oo, oh, time. Time na lang ang kailangan. Good. Bakit ganun tulis? Hoy, ang giling nga. Well, oo, totoo yun. Diba? Time na lang. Diba? Kumbaga, yung effort andun eh. Na-reach mo na yung 95% eh. Tama yung sanagot ni Rachel. Time. Kumbaga, you need to wait. Yung 5% na yun, eh, yung pag-iintay mo. Kapag nandun na tayo sa right time, doon na magiging 100% yung pagmamahal. Ay, nagigigil ako. Hoy! Perfect time. Since kami nasa public naman, public social media, so kailangan maging model din kami sa mga kabataan na nasa wasolidad yung relationship. Tama yun. Kasi karamihan sa mga bata ngayon is medyo patago yung mga relationship, kagaya nabubuntis ng mga minor pa. Kaya gusto namin makikita ng mga viewers natin na magiging official kami, tapos legal age na siya. Sa tingin mo, Insan, ano yung pros and cons ng pagiging public figure na couple? Yung advantage and disadvantage. Unahin natin sa advantage. Okay. Siyempre, ano, yung tulong, talagang piniprame mo pa lang yung tulong, kinabukasan, andun na. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ibang tao. Kasi noon talaga yun, niisip ko yung paano ako makakatulong sa isang beneficiary ko na yung hindi sa sapat ng ano ko. Siguro advantage no, na marami nang sumusuporta, marami nang nagbibigay ng tulong. And then yung disadvantage noon is prone kami sa mga bashing. Ganyan. No? Talaga, normal lang naman yun sa atin, pati nga mga celebrity, talagang bugbog sa mga basher. Grabe pa nga sila. Siguro. Hoy, totoo yun. Ano sa amin is, ano na lang, tatagan yung loob, no? Open na lang sa isa't isa since kami lang naman yung nakakaintindi sa aming sitwasyon ngayon. Yun lang, open lang kung ano yung mga, halimbawa, merong hindi ka nababasa, hihingi ka ng advice o ganyan. Handa naman akong bigay ng advice para sa kanya at handa naman akong makinig sa anumang mga payo ni Rachel. Kaya, yun siguro, sa tingin ko yung pros and cons bilang isang public figure na ano, couple. Alam nyo, apaka-mature talaga ni Ruel. Grabe yung sagot niya. And guys, doon pa lang sa sagot ni Ruel. Halatang kayang-kaya niya nang i-handle once na naging sila na ni Rachel. Why? Diba? Alam nyo yung advice na binibigay niya at binibitawan niyang salita. Diba? Like recording about sa bashers, diba? Ako para sa akin na acceptance kasi nandun dapat. Diba? You need to accept the fact na talagang may bashers talaga sa buhay natin. Paulit-ulit ko yung sinasabi, diba?
At totoo yung sinabi ni Rowel, di ba may mga super sikat ng vlogger, super sikat na artista, eh, hindi lang naman yan yung, hindi lang yung ganyan na na-encounter na may sinasabing ibang silta. Yung iba paninira talaga, paninirang puri, paninirang iba sa family mo regarding about sa yung iba ipopost pa sa social media, masira ka lang. Well, sa kanila, hindi pa ganun kalaki, di ba? Pero guys, alam nyo, para sa akin is acceptance talaga. Kasi guys, it's normal talaga. It's our, alam niyo yun, that is part of our life talaga, di ba? And yung, yun nga, as a public figure, kapag sikat ka, okay, sikat na sila eh. What more kung sumikat pa yung mga yan? Mas matindi pa. Di ba? Kasi kapag public figure talaga, as in, sikat talaga yun. As in, sikat talaga. Kung baga mo, consider mo siya as sikat talaga. Di ba? Alam mo yun, kaya normal lang talaga. Pero alam nyo, ang ganda ng sagot ni Rowel. Kasi alam niya kung paano niya i-handle yung situation eh. Di ba? Which is yung advantage lang talaga. Is alam nyo yun, napag-uusapan yan. Di ba? At least, alam nyo, makakapag-advise sila sa isa't isa. Di ba? Alam nyo yun, ay, wait, Rowel, ang galing mong sumagot. Nangigigil ako sa'yo. Tuloy natin. Tignan natin sagot ni Rachel. Kung naman Rachel, ano yung sa tingin mo advantage na kilala kayo and disadvantage ng pagiging sikat? Advantage? Advantage muna. Parang ganun din po. Ganun din na mas maraming nakakatulong sa inyo. No? Disadvantage naman ay may mga bashers. Oh. Speaking of bashers, paano mo ngayon, Rachel, hinahanap ng bashers? Na po, diba dati talaga nasasaktan ka? Noon na po, nahirapan ako. Kasi nahirapan akong yung mga basher ko. Kasi hindi ko po in-expect na grabe po yung sasabi nila. Kahit hindi ko naman personality yung sinasabi nila. Yung hindi ko naman ginagawa yung mga sinasabi nila. Grabe po. Masakit po pala. Kita ko kasi sa'yo, nagpa-chord ka talaga. Pero nung ano po, katagalan, na-realize ko na, Bakit ako makikinig sa kanila kung hindi naman ako yun? Tama. Tsaka ano, na mas inano ko po sarili ko na mas marami pa rin nagmamahal sa akin kaysa mga basher ko. Tama! Kasi siguro yung mga nakikita lang nila yung na parang yung siguro na-experience nila yun kaya ina-apply sa akin kahit di ko naman po ginagawa. Uh-huh. And then sabi ko, sarili ko, ignore the basher na lang. Tsaka ano na lang po, embrace positivity, avoid negativity. Tama. Tama. Oo, tama yung sinasabi ni Rachel, guys. Diba, alam nyo, super matured na. Oy, totoo yan, diba? Mas maraming nagmamahal sa'yo. Diba, you need to consider all the people who loves you. Ganun lang yun, diba? Kasi kapag mas maraming nagmamahal sa'yo, maraming magtatanggol sa'yo, at isa na yung mga community na yan. Rochelle at buong community, lahat sila minamahal kayo. And for sure, kung gano'n man karami yung basher na yan, mas maraming nagmamahal. Tama yun, Rachel. Speaking of ano, kasi kilala na kayo, di ba? Sikat na kayo, may community na kayo. Naisipan nyo ba o dumating yung time na nakapag-isip din kayo na balak nyo nang umalis sa Kalingap? Hindi po. Hindi. Lagi po kasi, namin kapag may papiding po kami, lagi po namin binabanggit ang Team Kalingap. So hindi mo naisip kahit konti na maghiwalay na sa Kalingap? Hindi po, kasi doon tayo nagsimula. Wow. Ikaw rin, ikaw insan. Ay, sa akin po, talagang lahat ng mga ano siguro sa akin na nakasentro yung matatawag natin na umalis na daw sa Kalingap. Kasi nga, ganyan, may mga community na. Oh. Para sa akin po, hindi po yun mangyayari kahit man po na tatanda na po ako talagang hindi lang dahil tito ko po no si Kuya Bal yung head founder dahil may utang na loob po ako kasi nga diyan po tayo nanggaling hindi po ako magiging si Rowel of Malalag kung hindi dahil po sa Team Kalingap kay Kuya Bal. Kaya po lahat po ng mga program natin, lahat po ng mga charity vlogs talagang ina-acknowledge natin before po ng ating vlog, before po ng ating program hanggang sa matapos po. Naka-mention po yung Team Kalingap dyan. Pero sa ano naman po, mga nainira po sa amin dyan na nagbabash po na umiwalay na daw. No? Nagsarili na po. Di po yung mangyayari kayo. Gusto ko po na may mapatunayan po ako. Mag-grow ko as a charity vlogger, as a person. Gusto ko po na... As an individual. Yes. Di yung kaya mo na, pero didikit ka pa rin. Gusto ko po na mas spread yung pagtulong, no? Gusto under ko mas, Kalingap pa rin, yes. Sarili mong ano? Opo. Mas, sarili mong effort. Maganda naman po na mas nakaka-proud po yun kay Kuya Bal, siya yung head founder na
ay ito yung mga ano ko noon, mas dumarami yung natutulungan, mas maganda pakinggan yung mga ganun. Hindi yung, ayan, ito na, umiwalay na kasi nga malaki na yung channel. Hindi po. Kaya po sa kanila is, ano po, limitahan po natin yung gawa-gawa po ng kwento na hindi naman totoo. Basta po, ano po, bigyan, ayan po, magbigay po kayo ng, ano po, ng ebidensya, katunayan, na umiwalay na po kayo. Na? Na may nagsasabi? Maraming nagsasabi, nagko-comment. Na umalis na daw kayo? Umalis ako. Pero sa akin po, wala, hindi nga po ako nag-live tungkol doon kasi alam ko hindi totoo. Kalinga pa rin talagang inaari. Siyempre naman po. Kumbaga, tawag dyan yun. Kahit yung pinopromote. Pinopromote natin kahit man po na may feeding program kami na halimbawa kami-kami lang. Kalinga pa rin. Kalinga pa rin yung ano natin. Tugtog nga po, kalinga pa rin. Yes. Pero insan may tanong ako. Oy. May plema-plema. Oy guys, eto ha, yung unang sinabi ko bago ko mag-start ng reaction or nag-start na ako, 'di ba? Yung mga tanong nyo, ayan na yung mga sagot. Sa mga basher, eto na rin yung sagot. Okay, regarding about dun sa pag-alis nila Ruel, na gusto nilang humiwalay as a Kalingap, as a Team Kalingap. Guys, yung pangalan ni Ruel sa YouTube channel, diba, Ruel of Malalag, diba, alam niya yan, Team Kalingap yan, okay. Diba, sa kanya nang galing, okay, doon siya nagsimula, kung hindi dahil doon, walang Ruel of Malalag. Diba? Ever since, guys, diba, nakita nyo yung meron akong ginawang reaction video, tumulong na siya sa tao, Kalingap na siya that time. Diba? Nabuo ang Rochelle dahil din sa kay Rab. Si Rab, isa siya sa Team Kalingap, which is tatay niya si Sir Val. Diba? Alam nyo yun, guys, bakit natin, alam, hindi ko nga alam kung bakit may mga tao na ganyan na alam nyo yun. Kumbaga parang gagawa ng kwento, wala namang maibigay na proof. Diba? Tama yung sinasabi ni Ruel, di ba? Kailangan yung magbigay ng proof at patunayan nyo, di ba? Guys, sa kanila nang galing, at kung wala na sila sa Team Kalingap, wala sila dyan sa outing, pero nandyan sila, magkakasama sila as a team, di ba? At yung sinasabi, guys, ni Ruel, sobrang totoo nun, sobrang matured. Alam nyo kung bakit? Ganun talaga dapat, sometimes, di ba? We need to grow, 'di ba? Kailangan nating maging independent sa sarili natin para mas mag-grow pa tayo. Kasi kapag tayo naka-dumepend lang tayo sa ibang tao na malalakas, eto, like for example, si Rab, ang laki ng channel niyan, si Sir Val, ang dami niya nang tutulungan, ang laki ng channel niyan. Kapag dumikit ako diyan, ang dami kong supporters, ang daming manunood sa akin. 'Di ba? Alam nyo yon. Okay, sige, dumikit siya kay Rab, dumikit siya kay Sir Val, okay. Yung mga viewers nila Sir Val at yung sumusuporta, syempre, yun na yung susuportahan yun eh. Though sabihin man ni Sir Val at saka ni Rab na supportahan nyo si Ruel. Pero syempre, guys, hindi natin mabiblease ng tao na yun yung supportahan nyo. So you need to earn for yourself, diba? Ng viewers, ng taong magmamahal sa'yo, ng taong nandyan para sa'yo, diba, yung taong magiging solid sa'yo, diba, which is, ayan, nabuo na niya, community ng Rochelle, diba, dahil din yun sa Team Kalingap. Ngayon, ang dami, guys, hindi lang yan lahat ng Rochelle, okay, Rochelle fans yan. Si Ruel may sarili siyang channel. For sure, meron dyan mga solid fans lang. Ruel lang talaga. Meron naman Rochelle lang talaga. Meron naman Rachel lang talaga. Diba? May mga ganyan. Okay, so hindi lahat ganun, diba? Pero guys, alam nyo, supportahan nyo si Ruel. Bakit? Kasi yung ginagawa niya, hindi ganun kadali. Sa totoo lang, yung mag-isa ka lang. Diba? Alam nyo yan. Kasi si Rab, kain-kain niya na eh. Diba? Alam nyo, kung ganyan yung mag-isa kayo, minsan kailangan natin ng support eh. Pero hindi tingnan nyo, he stand ng sarili niya lang. Diba? Alam nyo yun. Kaya alam nyo yun, sobrang nakaka-proud. Kasi diba, alam nyo, mas nagiging matured si Ruel. Kasi alam nyo, nagiging independent siya talaga. Diba? Tumatay siya sa sarili niyang paa. Nag-earn siya ng sarili niya, which is alam nyo yun. At the end of the day, alam niya na magiging worth it. And guys, ngayon, kitang-kita naman kung paano siya nag-grow. Diba? Kitang-kita. At kasama niya si Rachel sa pag-grow na yun. Silang dalawa. Si Rachel, nakita nyo kung gano'n naka-matured. Super matured na. Grabe! Natin. Meron bang, kahit di mo nasabihin kung sino man or kung anong pangalan, may mga tao ba na nagsabi na sa'yo na umalis na sa Kalingap? Meron ka bang nababasa gano'n? Hindi ka pumayag? Hindi ko pumayag. Talagang wala sa isip ko talagang umalis.
Kaya medyo natakot nga po ako ba't ganito. Pero sa sarili mo talaga, hindi talaga, ka, wala talaga. Talaga. Kahit man po na umuwi tayo sa amin, di ba po, kalinga pa rin po natin. Kasi, actually, nauna ka pa nga sa akin mag-YouTube, eh, no? Oo nga po. Si Kuya Bal, inuuna ka talagang ino ni Kuya Bal. Ay, ako nagtatrabaho pa ako noon. Oo nga po. Talagang si Kuya Bal talaga yung ano, pinaka dahilan kung bakit ka nagkaroon ng YouTube channel at kung bakit ka naging Ruel of Malalag. Pero itong pangalan ko po, credited ko po ito kay Auntie Emmy. Ah, si Auntie Emmy nagawa yan. Auntie Emmy nagawa nito. Kasi gusto niya po na magkaroon ng yung kilalang pangalan ka sa YouTube. Ikaw naman, Rachel, meron bang nag-ano sa'yo? Nag-chat or nagsabi personally na, Rachel, humiwalay ka na kayo sa Kalingap, magsarili ka na lang. Kasi total, may mga community ka na, may sarili ka ng ano, viewers. Wala, sa akin po, wala naman po. Wala naman nagsabi. Kahit kasi chat. Kasi ang lagi nag-ano lang, si Rowell. Si Rowell pa naman nagsabi. Buti na lang at nandiyan si Insan, ginaguide ka. Diba? Andiyan si Rowell. Each other! Pag, kadalasan pag mga bata, madaling ma-influensya. No. Pero si Rachel naman, kahit ganyang edad, matured na siya. Matured na siya mag-isip. Ang gusto ko din dito, kasi yan, may isang grupo pa, para yung ibang mga small YouTuber, matulungan din. Mm. Diba? Gaya nila, yung mga kasama mo, at least natutulungan mo sila natin. Na magkaroon sila ng views. Diba? Kaya nga po. Yun yung maganda doon, kasi marami pang may mga ibang vlogger na matutulungan. Yeah, mukhang ano siya, yung halimbawa yung networking. Yung isang kasamahan mo na medyo malaki na pumunta doon sa isang lugar para mag-spread naman, tutulungan naman yung ibang tao, yung iba, ganyan. Basta ano po, pero yung talagang, yung root talaga niya, yung si Kuya Bal. Pero andun talaga yung Team Kalingap. Yung pinaka-taas. Yung pinaka-puno talaga. Tama yun. Simulang. Dumating na ba yung pin mo? Hindi pa. Naku. Ano lang yun sa kanya siguro, yung manual na lang. Hala, tagal na nun. Nauna pa yung kay Jomar. Nauna na? Oh, meron na si Jomar. I-manual nyo, every 3 weeks yun, di ba? Mm-hmm. Every 21 yun days. Yun ang ano, pangalawang request na namin. Yun, ubusin nyo yung request, makakaano kayo nun. Pero chinek nyo na sa ano, sa post office. Sa tita mo, di pa yata. Chinecheck yun sa post office. Di pa check mo sa baka nandoon. Minsan nasa post office na yun. Mm-hmm. Kasi sayang. Baka hindi pa na delete ko. Para mag-sahod ka na. Rachel, ano yung gagawin mo sa una mong sahod? Papasyal sila. Hindi po. Ang gagawin ko, yung mga taong tumulong sa akin. Katulad ng pag-asikaso po ng channel ko, yung ititreat ko po sila. Tapos, parang gusto ko pong mag-charity din. Gamit ko yung... Sa ano nyo ngayon? Grabe, gabi si Rachel, diba? Napakabait na bata. Tingnan nyo first sahod. Guys, kinonsider yung mga tao na tumulong sa kanya from the very start. Tumulong sa YouTube channel niya, kung paano yung nag-grow. Yung Team Kalingap, gusto niyang i-treat sila rap, di ba? Yung buong Team Kalingap. Kasi kung di dahil sa kanila, wala siya ngayon dyan, di ba? Alam niyo yon, tumitingin siya sa likod kung saan siya nanggaling. At guys, alam niyo, bibihira yung ganyang tao. Yung iba kapag andito na sa taas, wala na yung pakialam kung sino man yung tumulong sa kanya. Ay, okay na ako eh. Settled na ako eh. Okay na yung channel ko. Ang laki na ng channel ko. Diba? Wala na akong pakialam sa kanila. May susupport na sa akin. Diba? Pero guys, si Rachel, nag-look forward siya dun sa mga tao na tumulong sa kanya. Which is, guys, grabe. Ibang attitude yung ganyan. Sobra. As in, dapat ganyan yung totoong minamahal. And regarding sa pinsa na, guys, makuha na niya. No? Ito, last question na. Rowell and Rachel, sa achievements mo ngayon, sa kalagayan nyo ngayon, sino yung pinagsasalamatan nyo? Ang Diyos. Sundan si Kuya Bal, tapos kayo po. Salamat po sa inyo kasi siyempre, hindi po mangyayari ito kung wala po kayong lahat. Siyempre si Lord. Tama, amen. Si Lord talaga number one. Ikaw naman isa na. Siyempre, unang-una po natin pasalamatan is yung Panginoon natin kasi nga po, wala din po tayo ngayon, wala po yung head founder natin. Kung wala po ang Diyos, no? Unang-una po natin siyang pasalamatan. And second, yung tumulong, nag-influence sa akin, nag-ikayat sa akin na pumasok dito sa pag-YouTube, si Kuya Bal. Kuya Bal. Oo, si Tito Bal. Ayan, thank you po. At syempre, kay Insan Rab, di po ako magiging ganito din po. Kilala ng mga ibang tao, kung di dahil po sa kanya. Kaya po, nagpapasalamatin po ako. Pangapat po, sa ating mga viewers po. Yun, no? Di viewers po tayo mabubuhay po ang ating channel kung wala din po ang inyong suporta po.
kahit man po na pinagsawaan niyo na po kami. Hindi man po. May mga ibang tao lang. Pero salamat na lang po sa mga solid po at totoong sumusuporta sa amin. Mga organic nating, tawagin pong organic natin na viewers. Talagang salamat po sa inyong ano po, pagtsatsaga at sa inyong suporta sa amin. At huli po, yung mga kasama natin, no, sumusuporta din sa atin, nagbibigay po ng moral support. Charity vloggers, the partners. Charity vloggers, mga kasamahan po natin kasi hindi po din tayo magiging ganito po. Magiging ganito ka, ano po, no? Yung mga ginagawa natin, kung wala din po yung mga kasamahan natin, no? Sila po yung nag-influence sa atin na ganito yung mga subject matter na tutulungan natin. Kaya salamat po sa inyong lahat at God bless. Pero insan, naniniwala ka ba na nahati na daw yung community gawa ng may mga solid Rochelle, may mga, yun nga, may nabuo din mga puso-puso na kulay. Oh, ano yung opinion mo doon, insan? Para sa akin, insan, siguro nasa tao lang yan. Sa viewers lang yan. Sa amin naman, no, accepted ko naman na lahat ng mga sumusuporta sa akin, talagang pinagsasabihan ko yan sila. Kaya nga po, yung sinabi ko, although nakakapekto siya sa channel ko, yung sinabi ko na wag niyo po kaming suportahan, kung hindi niyo po kayong suportahan sila Kalinga Prab at si Kuya Bal. Yes, talagang isasacrifice ko yung channel ko, yung views ko, para po doon. Kaya po, para sa akin, siguro mga bashers na lang po yung gumagawa ng mga issue na yun. Binibigyan nila ng meaning yung mga kulay-kulay na yan, eh wala naman yan. Kung susuporta sila, talagang susuporta sila doon, no? Hindi yung para sa kulay na yon. Kasi alam ko po, wala sa kulay yung suporta natin, no? Alam ko po na kung totoo kang Kalinga, susuporta ka sa ibang charity vloggers. Para sa akin po, no, na yun, mga nagko-comment po ng mga ganoon, siguro po, ano, limitahan po natin, no? Kasi nga, medyo doon nadi-divide, no? Doon nadi-divide. Para lang na-misinterpret ng mga viewers. Yes, na-misinterpret siya ng mga reactors, ng mga viewers na, limbawa kung ganitong kulay ka is ganito ka na. Para sa amin, wala naman po. Wala po yun, wala po yung meaning na yun. Pero, totoo naman po na favorite color ko yung blue. Pero, wag po nating bigyan ng meaning, no? Na blue ako kasi eh, blue si Rowell. Tama. Yun po, so, yung pinagawakan ko pong salita na yun, totoo po yun, no? Kung hindi niyo po kayang suportahan kami, yun po, mas okay po na, ano, wag niyo po kami suportahan kasi nga po, ito nga, nakasuporta tayo kay Kuya Bal, eh kayo naman mga supporters ko is, ayaw niyo naman po. So, ano bang silbi na suportahan niyo po sa akin na doon naman po ako nanggaling sa team Kalinga kay Kuya Bal. Kaya yun po ang opinion ko sa akin, Insan. Apo. Salamat, Insan. Thank you. Thank you, thank you. Rachel. Ayan. So, yun po mga Kalinga. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Oy, guys. Ayan na naman tayo, ha? Okay, guys, alam nyo, ulit, lahat ng mga questions nyo regarding about dyan, diba? Eto na, nasagot na yung mga tanong nyo. Okay, nanggaling na sa iniidolo nyo, nanggaling na sa ginagawa nyo ng issue, nanggaling na kay Rowell, nanggaling na kay Rachel, nanggaling na kay Rap, diba? Alam nyo, okay. Guys, totoo rin yung sinasabi ni Rowell, eh. Minsan kasi, guys, mga viewers na lang din talaga yung gumagawa ng mga ganyan, eh. Pero guys, tingnan nyo, ha, yung sinasabi ni Rowell, na willing siyang isacrifice yung YouTube channel niya kung hindi niya siya isusupport. Yung kung hindi niya isusupport yung ibang team Kalingap, kahit huwag niya lang siyang supportahan, diba? Iyon yung solid na tinatawag, diba? Grabe, diba? So, guys, i-consider nyo na lang kung ano yung mga sinasabi ni Rowell as a fan. Okay, as a fan ng Rochelle, as a fan ni Rachel, as a fan ni Rowell, diba? Kung ano yung sinabi niya, gawin natin yun. Diba? Kasi baka mamaya at the end of the day, kung hindi natin gagawin yung sinasabi nila at patuloy tayong babash, diba? Masisira yun ang masisira. Ang daming rumors na dadating, ang daming rumors na papasok, which is alam nyo masisira at the end of the day. Yung pinaghirapan natin ng supporters, tayo nag-support tayo, nagbuo tayo ng community, tapos masisira lang din, diba? So, kailangan, diba,
yung foundation, tibayan natin para hindi siya masira. Kasi ba diba, kung binuo mo yan, and at the end of the day, eh, hahayaan mo lang din namang masira ng iba for what pa na binuo mo yan, ba diba? So, kailangan, panindigan mo yan, ba diba? Ganon. Grabe, as in, ba diba? And guys, ano yan, sabi ko nga, normal lang yon. Kapag pag public figure ka, yung sikat ka na talaga. Guys, kapag may sinabi yung idol mo ng kahit ano, for sure, if ikaw ay as ikaw ay solid fan, for sure susundin mo kung ano yung sasabihin ni Roel, 'di ba? Kapag sinabi niya na okay, ito lang yung suportahan mo, ganto ganyan, 'di ba? Kasi solid fan ka, 'di ba? Pero guys, hindi si Roel, lahat kinoconsider niya, lahat kailangan suportahan niyo kung saan siya nanggaling from the very start up to now, mag-isa man siya or nagiging independent siya, kung saan siya galing, suportahan niyo kasi yun yung gusto niyang mangyari. And of course, guys, kay Rab, super salit ako kay Rab, the way he interviewed dun sa dalawang tao niya, kay Rachel at kay Roel. Napaka-neutral. Diba, alam nyo? Guys, kung hindi sila okay, bakit kailangang interviewin niya ni Rab? Diba, alam nyo? Saka magpinsan sila. Diba? Blood. Diba, alam nyo yun, magkadugo. Magkadugo, guys. Diba? So, alam nyo yun, kapag magkadugo, hindi yun never yan. Suportahan yan sa isa't isa. As in, kasi magkadugo eh. Diba, tito ni Roel si Sir Val? So, magsusuportahan yan all the way. Diba? Alam nyo yun. At sobrang, ano, sana mag-interview ulit si Rap. Damihan mo yung question. Dapat kasama na si Dad. Well, anyway, guys, ayun na nga. Maraming salamat for today. And grabe, diba? Because of this video, yung mga questions din sa utak ko, nasagot na. Pero guys, ang hindi ko makalimutan is yung 95%. Na! Ha! Eto na! 95%. 5% is yung tamang panahon and right time na lang. Okay, so ayun na nga guys. Maraming salamat for today. And sana guys, nagustuhan nyo yung reaction video ko for today. And if you really like this video guys, please don't forget to subscribe, like, and share na rin, and comment na rin after watching this video. And again guys, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day everyone. Bye guys!